Welcome back mga idol, mga uncle at auntie. Maraming salamat sa pagdalaw nyo. Dito na naman tayo sa bagong episode ng Survival sa Minecraft. Minecraft Java version 1.17. Yan, tingnan mo, nakatingin yung tropa natin, no? Oh, si Babe. Yan, si Babe. Yan. So, sisimulan natin tong journey natin sa Minecraft Survival. Tingnan natin kung gaano katagal tayong tatagal. Yan, tsaka ko ilang patay ang mangyayari sa atin. So, simulan na natin. So, una kong ginagawa, mga idol, mahanap ng puno. Pero itong pinag-spawnan natin, mukhang walang puno. Ang daming, ano, daming hayop, eh. Mga idol. Kukunin natin yung mga yan, babalikan natin sila, pagkain yung mga yan, eh. Importante yan sa survival natin sa umpisa, kung wala, habang wala pa tayong mga tanim. So, ito ang una natin puno. Ang daming hayop sa pinag-spawnan ko. Daming animals. First time ko mag-spawn sa isang world ng survival na ganyan. So, kukunin natin to. Tsaka ako, gusto ko, tinatanggal ko yung mga puno ng buong buo. Hindi ako nag-iiwan na nakalutang na puno. Yan. Gagawa muna tayo ng crafting table. Unti-unti ko na nakakabisado actually, guys. Crafting table. Kung ilang stick. Yan. Siguro mga tatlong, mga 12. Yan. Tapos, gagawa tayo ng... Hindi ko kabisado itong mga to eh. Axe. O yan. Yan pala itsura ng axe. Yan. Meron na tayo isang seed. So, gagawa rin tayo ng isang pickaxe. Tsaka isang sword. Ayan. So, kunin na natin to. Damputin na natin. Simulan na natin kumuha muna ng mga pagkain. Sorry. Ayan. Isa. Dalawa. Nakalima agad tayong meat. Yun, meron agad ano. Yan, pwede na natin kunin to. Yan ang mga essentials sa umpisa, mga idol. Coal. Yan. So, ilan nakuha natin? Dalawa na. Grabe, baon tong coal na to. Tatlo. Meron pa ba dyan? Wala na. Pwede na rin tayong kumuha ng mga ilan-ilan para makagawa na tayo ng makatransition na tayo agad sa stone. Stone na tools. Yan. Disclaimer lang guys, hindi ako expert sa Minecraft ha. Nilalaro ko lang siya as is kung anong i-present sa akin ng game. Yun lang din ginagawa ko. Yan. Try natin gumawa ng ano. Ng stone na tool. Yan. Yun. Pwede na natin pakawalan itong mga to. Actually, itong mga to, pwede pang gamitin fuel yan. Kung sakaling magluluto tayo, ganyan. Pwedeng gamitin yan. Yan. Nakatransition na tayo sa stone na tools. Yan, kuha tayo ng baka. Sana binigyan man lang. Yun, meron tayong nakuhang leather agad. Ang dalawa ang paborito kong ginagawa sa Minecraft, guys. Isa is yung pag-enchant, which is kailangan natin ng books. Ha? Nagagawa ng paper at saka leather na galing dito sa mga cows. At saka yung isa, fishing. Ayan. Kami mag-asawa actually. Si auntie. Ang bilis tumakbo. Ang bilis na tumakbo guys. Yun, leather. Minsan hindi naglalabas ng leather eh. So, makakarami kang house eh. Bago ka makakuha ng leather eh. Na marami. Sa isang book, ilang leather ang kailangan. Ah, kailangan pala sa ulo yung tama para mabilis o para hindi na makatakbo. Nag-iipon tayo ng pagkain guys kasi magmamine tayo agad. Hindi muna tayo gagawa ng bahay. Lulubog na tayo agad sa ilalim ng lupa once na gumabi. Yan, kailangan din natin ng kama para makagawa ng respawn point guys. Kaso black hole to. Kailangan pa natin ng isa pang, kasi ang kama is tatlong plank ng woods at saka ng kahit anong wood
tsaka tatlong wool na magkakakulay. Yan. Ang daming manok, oh. Ngayon natin itong mga manok, guys. Dami natin pagkain. Kasi pag magmimina ka, kailangan mo ng pagkain dahil wala kang makukuhaan ng pagkain sa ilalim, guys. Yan. Yun. Ilan na kaya yung white wool natin? Yeah, meron na tayong tatlong white wool. So, makagawa na tayo ng kama. Sa ilalim, madali nang makakuha ng, ano, ng coal para meron tayong pang-ilaw. So, oh, yan. So, gagawa tayo ulit ng isa pa. No, wala na to, eh. So, anong gagawin natin next? Kukuha pa tayo ng mga puno, guys. So, ang una kong kinukuha, yung pangalawa, para may tutungtungan ako. Yan. Yun, oh, diba? Dito sa 1.17, parang sobrang masanga yung mga puno. Napansin ko lang, ah. Kasi dati hindi naman ako nakaka-experience ng ganitong sobrang masanga na ano, mga puno. Dati mayroong mga sanga-sanga, pero hindi lahat ng puno. Ito halos lahat masanga. Kunin natin itong lahat ito, isang bultong mga puno na to. Itong magkakatabi na to, sirain na natin. Kayo ba, ano bang unang yung ginagawa pag nag-start kayo ng Minecraft survival? O kasi ito ang una kong ginagawa. Lulubog muna ako sa ilalim, magmimina muna ako para makagawa na ako ng mga tools. Feeling ko yun ang pinakamabilis na way, eh. Para umasenso sa survival. Yun, birch. Itong birch, maraming may ayaw nito nitong puno na to. Pero ako, gusto ko siya kasi mahilig ako sa mga Japanese na builds. Yan. So, ginagamit ko siya bilang trapdoor. Yung mga trapdoor na yon, pwede mong gawin na ang effect niya is mukhang sliding door na Japanese style. Kung paborito niyo yung ibang wood like oak or spruce, yung birch, pwede niyong gamitin panggawa ng stick. Ganyan. Diba? Kung ang ginagamit yung pang-build is itong mga to. Karamihan, oak talaga, eh. Pinaka-basic, eh, na ano, eh. Pinaka-basic na bahay. Nagagawa mo gamit ang oak talaga, eh. Kasi madalas dito ka mag-i-spawn talaga. Yan, dami na nating puno. Nakarami na tayo, guys. Normally, tumitigil ako sa mga pagganto, pag-harvest, ganyan. Kapag ano na, ang timer ko or ang pinaka-limit ko is kapag yung tool na gamit ko is nasira na. So ito, sisirain lang natin. Itong axe na to, uubusin lang natin siya. Saka tayo iilalim na. Dahil meron na rin naman tayong tatlong, siguro naman makakita na tayo ng coal bago tayo makalubog ng malayo. At itong, actually, pwedeng hawakan lang. Ang gamit kong shader is yung SUS, S-E-U-S na shader. Pwedeng hawakan mo lang yung ano, yung torch. Ooh, grabe yun, oh. Taas na, no? Yeah, meron pa bang humahawak sa mga puno? Wala na, no? Wala na. Yan. Kasi pag, ayun, oh. Basta meron lang isang sanga dito na naiwan. Lahat yan, ayun, wala na. Ubus na. Ubusin ko na rin. Gamitin ko na. Kasi ayokong mag-iwan ng punong nakabitin. Yun. So, wala na, guys. Mahanap na tayo ng ano. Kung maggagabi na, oh. Mahanap na tayo ng pwede na kunin natin itong mga puno. Para pwede na, yung mga saplings, para pwede natin itanim. Yan. Ay, meron pang naiwan, oh. Birch. Hindi ko napansin. Importante talaga yung nag-iikot din, eh. Yan, oh. Dahil natin ko. Yun, may ano pa, pagkain, bonus. Yan. So, ang dahil butas dito sa pinag-spawnan natin. Yan, oh. Butas agad, oh. Paano ba tayo bababa dyan ang dito na sasaktan? Ito nga. Yan. So, ganito yan, guys. Kainin ko muna tong apple. Kasi, ano na ako, eh. Gutom na, oh. Pagpaskalahati na para kahit papano may ano tayo. So ito, apat agad sa isa, oh, 'di ba?
So ilalagay ko yung isa dito sa kaliwang kamay ko. Yan. Maliwanag na, 'di ba? Yun oh. Iron agad, makaka-transition agad tayo sa iron na tools, guys. Huwag kayong manghinayang pag may nakuha kayong iron, huwag niyo ipunin. Anong gagawin niyo diyan? Gawin niyo agad tools. Para mas mabilis kayong makapagmina. Yan oh. 'Di ba? So gagawin natin agad tools 'yan. Yan. Teka, ay lulutuin pa pala 'yan. Lulutuin pa pala 'yan, guys. Pagkaganyan, eh wala tayong bato. Ilan lang bato natin? Isa lang yung cobblestone natin. So mamaya na. Mamaya na. So lalalim muna tayo. Yan. Yan oh, kita nyo? May coal agad. Ang coal is ano eh? Abundant ba? May abundance ng coal sa Minecraft. Kung tama man yung term na ginamit ko. Marami, hindi ka mauubusan. Punta ka lang sa mga mabatong lugar, may coal dyan sigurado. Kahit yung mga patag na mga bato. Yan, makikita mo. Nakalatag lang dyan yung mga coal. Ha-harvest mo lang. Hindi mo na kailangan minahin, ha-harvest mo lang. Yan, so marami na tayong coal. Makakagawa tayo ng maraming ilaw. Yan, maraming torch. So, meron na rin, ano, may iron pa dito. Lulutuin pa. Yan yung update na 1, hindi ko alam kung sa 1.17 lang to, copper ito. Actually, isa lang ang nakikita kong use ng copper so far, yung lightning rod. May kalaban ba? Wala. Parang may naririnig kasi ako eh. Yan ang mga delikado, yung mga naririnig lang eh. Nakakaba diba yung mga umuungol lang ganun, guys. Hindi ako alaman kung saan nang gagaling, kung sa ilalim ng lupa. Yan. So, yan o. Narinig nyo? Yan. Tapos may kumukulo. Ayun. Oh! Uy! Ah, kala ako kapantay. Kinabahan ako. Diba? Actually, hindi ko alam kung gano'n na tayo kalalim. Ayan, nasa 50 tayo. 50. Level 50. Y50. Yan. So, bababa pa tayo, guys. Bababa tayo. Yan. Dati, pag naguhukay ako, dala-dalawa. Dalawa, as in, dalawang 2 blocks. Isa pa dito, yan. Ganun kalapad. Pero ngayon, naisip ko, tipid sa space. Ay, naku. Kinukay ko yun. Yan. So, baba na tayo maglalatag ng kama. Para dun tayo mag-spawn kung sakaling mamatay tayo. 50, so medyo malayo pa ang hukay natin. Ang basics ng Minecraft mining is dun ka sa level 12. Sa Y12. Kasi ang coordinates is XYZ. So yung X ay yung Y, yun yung lalim. Yan, at saka taas. So sabi nila, mas maraming diamonds, mas malaki ang chance na makakuha ka ng diamonds sa Y level 12. Yan. Yan. 32 na. So level 32 na tayo. Yan. Hindi na ako nag fast forward cutscenes dahil mamaya na natin gagawin 'yon. Pagka actual na naghuhukay na tayo, guys. Ito, pababa pa lang tayo eh. Pag actual na ginagawa na natin yung strip mining natin, yan. Dun tayo, hahataw. So, ito, sa pa. Napapakinabangan ko rin yung, ano eh, yung wood na pickaxe, oh. Doon tayo magpa-fast forward na ipapakita na lang natin yung mga highlights. Yan. Uy, butas. Okay. May tumutunog na parang skeleton, guys. So, baka may skeleton dito. Ayun, oh. Nakakatakot kasi baka hindi lang siya mag-isa. Ayun. Dapat sa ulo tinatamaan, eh. Uy, makamamatay pa tayo, guys.
pa lang. No. Yun. Patay agad. Kailangan na natin magluto, guys. So, I will start. Bilisan natin, bilisan natin. Gawa tayo ng lutuan. Kaya tayong lutuan. Yan. Ito ka. Yan. Magluluto tayo ng... Ito mabilis. Dalawa lang. Kain na, kain. Yun. So, bago tayo mag-move forward. Ganda, oh. Ganda talaga itong sus na... Ano, bago tayo mag-move forward, kailangan natin magluto muna ng kakanin. Yan. Para mag-100 ulit yung buhay natin. Kukuha. Actually, gagawa na tayo ng bed. Gawa na tayo ng bed, guys. Para for emergency, nag-bed na agad tayo. Yan. Yung dirt, ginagamit kayo na tungtungan. Kaya malaki pa kinabang ng bed. Ay, ng dirt, sorry. Mapupuno na inventory ko. Kailangan na natin makahanap ng ano. Yan. Sisilipin ko kung gano'n na tayo kalalim. Level 15 na. 15. Level 15 na, guys. Hindi tayo pupunta dyan kasi baka tangayin tayo papunta dun. So, dito tayo sa kabila maghuhukay. Pakabila tayo. Mga banda dyan. Oh, maya na. Okay na to. Kunin muna natin. Hindi tayo pwede magtagal sa isang lugar. Check muna tayo. Dito actually, pwede tayong bumaba dyan. Pero kukuha muna tayo ng additional na coal. Sana walang lava tayong ma-encounter dito. Kundi, patay tayo. Yan ang mga tips na mababahag ko sa inyo na hindi ko ginagawa. Yan. Huwag na huwag kayo maghuhukay ng diretsyong pailalim at saka diretsyong pataas. Kasi pag pailalim, pwede kayong mahulog sa yung diretsyong sa ilalim nyo. Pwede kayong mahulog sa lava, guys, kung lava yung nasa ilalim ng bato na yon. Okay na yan. Ito kaya, pwede natin kunin to. Kuhanin natin to, guys, sayang. Kasi, magawa tayo ng mga tools natin na marami. Dahil pag nakakita tayo ng diamond, iron pickaxe ang kailangan natin. Yan. Parang ravine, eh, no? Ano kaya yung green na yon? Ah, yan. Creeper. Yay. Yun, lapis. Yan. Ay, kailangan niya tayo yan. Iron pickaxe, guys. Hindi pwedeng ano. So, magluto na tayo dito. Diba? Sumulan na natin dito. Luto na. Yan. Habang nagluluto yan, mag-i-scout na tayo. Scout. Ano yung mga cobblestones natin? Tama, cobblestones na napulot natin. Katakpan muna natin ito, guys. Kasi, delikado yan eh. Yeah, meron tayong ano dito. May tubig, so may obsidian na dito. Yan. Yun oh, may mga redstone doon. So, titignan ko muna kung anong level tayo. Level 11 na to, guys. Level 11. So, pwede na tayo dito mag-start mag-hukay. Level 11. Uy, may 5 na. So, gawa na tayo ng iron pickaxe. Yan. So, yung iron pickaxe, yan pa rin, yan lang gagamitin natin sa mga ganito. Yan. Lapis azul. Lapis azuli. Yan. Itong mga lapis, ginagamit ito madalas, muntik na. Grabe itong lugar na to. Ang lawak at saka magulo yung pagkakahukay dito. Yan o. Magulo yung pagkakahukay. Yan. Ayun pa. Kalagtahin lang natin to lahat. Aim natin, magkaroon tayo agad ng mga pang mending. Ito. Yan, pwede tayo dito magsimula maghukay, guys. Teka.
Tingnan muna natin kung nasaan na yung ano natin. Uy, kunin na natin to. Recently nga pala guys, ang paborito kong pinang build ng mga bubong is deep slate. Itong mga to. Deep slate. Ang ganda siyang bubong eh. Parang Japanese style na bricks eh. Yung itsurahan. Subukan nyo minsan guys. Papakita ko sa inyo pag umabot na tayo sa nag-build na tayo ng bahay. Kukunin ko muna yung ano ko. Yung mga pinangluluto ko dito. Uy! Kunin natin to, redstone. Gawa tayo ng mga automatic farms natin. Kung gagawa tayo ng bone meal farms, ano pa, XP farm, gumagana kaya dito yung mga alam kong formula ng mga XP farm na yan. Gold. Pag nasa nether tayo, useful to. Hindi ka atakihan ng piglin kapag meron kang suot na gold. Kunin natin to. Yan. Ito. Okay na yan. Kunin na natin to. Yun. Nasaan na kaya yung kanina? Saan kaya yun? Dito ba? Dito. Yan. Dito nga. Actually, hindi ko na alam paano umakyat. Pero gagawa na lang tayo ng sarili nating akyatan. So, ito. Titignan ko muna kung anong level tayo. Level 11. So, pwede na to. Huwukay tayo dito guys, ng diretso. Pero ingat tayo kasi baka may lava. Kita nyo naman, ang daming lava dun. Yan, dapat at least one block behind ka. Dun sa hinuhukay mo. Kasi ilang beses na ako nabiktima ng guys. Yan. Kailangan natin ng... Teka. Dito na tayo mag-set up. Yan. Yung mga lutuan natin, dito na natin nilalagay. Tapos pwede tayong gumawa ng chest siguro. Yan. So lalagay muna natin yung mga iba nating items dito na hindi naman natin kailangan dito. Tara na. And our first find. Diamonds! Yun, diamonds guys. So ang technique dyan is i-open mo muna yung paligid. Yung diamond blocks na nakita mo. Yung diamond ores pala. Titignan mo kung ilan na nakuha mo. So far, parang 2, 4, 6, 6 na nakikita ko. Tsaka baka may mga lava eh. Yan. Papaligiran mo muna siya. Yan. O, sa taas naman. Tingnan natin. Uy, sira na. Tingnan natin sa taas. Baka meron pa. Yan. Sayang kung meron tayong mga fortune tree na pickaxe na, no? Doble-doble siguro itong makukuha natin dito. So wala. Ibaba. Okay, redstone. Yan. Swabe ito. Anim agad guys. Makakagawa na tayo ng pickaxe nito agad. Oh. Tara, harvest na natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi ko muna kinukuha yung mga redstone. Nakaharang lang kasi yan, kaya ako kinuha. And guys, eto na ang ating amethyst blocks. Hindi ko actually, wala akong idea kung anong use nyan. Itong calcite, maganda to. Maganda pang build. Hindi ko actually alam kung anong use ng amethyst blocks. Pero i-harvest natin para... Tapos tsaka ko na lang i-research. Yan. So, ayun guys. Naubos ko rin.
And natuklasan ko, huli na nung nalaman ko na para pala makuha yung mga tusok-tusok na yun, ang tawag pala doon, amethyst shard. Para pala makuha to, ayan, amethyst shard, yung amethyst block, yung sisirain mo kung saan siya nakapatong para malaglag siya. Kasi ako, sinisira ko siya. So, hindi pala ganun. Yan. So, may natutunan ako ngayon bago. Silipin ko kung anong meron dito. Baka may diamonds eh. Yan eh. Kasi malapit na to sa bedrock, guys. Ayun, no? Yan, sinasabi ko. Diba? May diamonds. So, subukan natin sirain yung paligid muna. Tignan natin kung ilang diamond to. So far, isa lang yung nakikita natin. So, mukhang isa lang siya. Mukhang isa lang siya, guys. Yan. Oo. Bedrock na ba yan? Hindi pa. Pamukha kasi ng deep slate yung bedrock. So, isa lang siya, guys. Kunin na natin. Diamond. Diamond nga ba yan? Oh, diamond. Kasi lang dito. Ay, naku, naku. Creeper. Yan ang pinaka-tridor sa lahat. Creeper, guys. Yan, oh. Uy, naku. Ayaw, ayaw. No. No, no, no. Hindi kayo makakaakit dito. Ito maganda to, guys. Oh. Itong vines na to. Cave vines ang tawag dyan yata. Umiilaw yan, guys. Kasi wala tayong pang-harvest na. Wala tayong shears. Iron. So, mukhang makakagawa na ako. So, mukhang sobra-sobra pa. Makakagawa ako ng armor. Kahit pa paano. Iron armor. Yan. So guys, sa mga hindi nakakaalam, ang technique dito kung maraming sand or gravel, talagyan nyo sa ilalim niyan. Tapos tsaka nyo i-break yung nasa ibabaw. Yan. So tuloy-tuloy lang, masisira yan. And guys, looks like we found ourselves a mineshaft. Yan. Ito guys, itong mga mineshaft na to, nakakaligaw to sobra kung hindi mo alam kung nasaan ka. Hindi ka maglalagay ng mga markers. So, silipin natin. Ayan. So, lapis azuli agad. Ayan, lapis. Madalas may mga ano rin dito. Pero parang bitin siya, no? Ito lang siya. Maliit lang. Maliit lang siya. Baka mayroon pa ito sa ibang lugar, pero natatakpan lang. Ha? Mukhang may kalaban pa. Tingnan nga natin. Baka mapalaban tayo dito. Wala, piraso lang ulit to. Piraso lang, guys. Ba't kaya ganun to? Putol-putol siya. So parang siyang mineshaft dati na lumubog siguro. Na landslide, ganyan. Nag-collapse na ano. Ito mga ganito, pag na-trap ka dyan, tagal espada kung pangtanggal dyan, guys. Yan, espada. Tali. Magagamit natin yan. Gagawa tayong fishing rod. Mahilig tayong mangisda eh. Yan. Kaya natin ito mga ito. Uy, gold. Hindi ako masyadong impressed sa gold. Pero natutuwa ako pag may nakita akong gold. Hindi ako masyadong impressed sa gold. Dahil wala akong masyadong gamit para sa kanya. Kung meron kayong alam na pinaka-importanteng gamit sa kanya bukod sa pagsuot sa kanya pagpupunta ng Nether, hindi ka atakihin ng piglin, sabihan nyo ako. Sabihan nyo ako. Gagamitin natin siya. So, mukhang ito ang dead end natin, guys. Dito muna tayo titigil yan. Babalik na tayo. Yan. So, to summarize, guys, nakakuha tayo ngayon ng 7 diamonds dito sa run natin na to na una. Bago tayo mag-branch out dito, ba-branch out tayo papunta doon or papunta doon. Yun na yung dulo, yung nakita natin parang bitin na mineshaft. Nakakuha tayo ng 7 diamonds, 10 blocks, and 3 redstone dust. Yan, tapos marami tayong nakuha ang amethyst.
ano pa, lapis, nakakuha tayo ng 11 blocks and 2 lapis lazuli. Yan, azuli ako ng azuli. Iron ingots, may naluluto pa tayong iron ingots sa likod. Tapos meron tayong raw copper. Yan. Ano pa bang nakuha natin? Yun lang. Calcite. Yan. Excited ako ipang build. Yung mga calcite na yan. And balik tayo sa episode 2. Hanggang dito lang tayo. Yan. Medyo mahaba-haba na rin tong video natin na to. Subukan nating maghanap ng diamonds pa. Then, pag meron na tayo sigurong full set armor na diamond at saka mga diamond tools, tsaka tayo aangat sa lupa para gumawa ng mga enchantments. Yan, yan ang una nating goal. Bahay muna na maliit. Yung utility house, hindi siya starter house, ang tawag ko utility house, para kasi nandun lahat ng kailangan natin sa loob. Maliit lang siya pero nandun lahat ng kailangan natin sa loob. Then, bibuild tayo ng wheat farm. Yan, paborito kong gumawa ng wheat farm. Yan, tapos kung meron tayong mga ibang potatoes, may carrots, yan, tatry natin maging farmer. Then, enchantment table para makapag-enchant tayo ng items. Yan. Tapos pupunta tayong nether. Yun ang goal ko dito sa survival natin ngayon. So, maraming salamat guys. And, so ulitin. And, stay safe. Peace!